Sa mahigit 50 taon mula nang maitatag ang Communist Party of the Philippines at ang armadong puwersa nito na New People's Army, naging mailap sa mata ng otoridad ang matataas na leader nito. Si Ka Bok, o kilala rin sa mga bansag na Ka Jud o Ka Gipo, ay may pangalang Menandro Villanueva. Patunay sa kanyang pagiging mailap, wala ni anumang larawan si Ka Bok dahil iilang tao lamang ang nakakita sa kanya. Sa kabundukan lamang ito nagsasagawa ng plano upang makapaghasik ng lagim, di lamang sa buong Davao de Oro, pati na rin sa buong Southern Mindanao. Hawak ang malaking base ng hukbo ng New People's Army sa Southern Mindanao. Si Ka Bok ang namumuno sa National Operations Command ng New People's Army at pinamumunuan ang pinakamatagal na base ng NPA sa buong Mindanao, ang SMRC o ang Southern Mindanao Regional Committee. Batay din sa ulat, si Ka Bok ang pangatlo sa pinakamataas na leader ng NPA sa buong bansa. Actually, he's the third in rank of the Central Committee. First, si Joe Masison, pangalawa itong Benito Champson, pangatlo si Menandro Villanueva. And he's the National Operations Command. So he's the overall commander of the New People's Army ng buong bansa. Then he's also the secretary of Southern Mindanao Regional Committee, the longest running secretary of SMRC. And member rin siya na, and it's also the secretary of Commission Mindanao, COMID. So napakarami ng position na hinahawakan niya. So he was really entrusted by the Communist Party of the Philippines. Kaya naman, hindi katakataka ang kalibre ni Ka Bok. Dahil sa kanyang pamumuno ay kabi-kabila na ang kadilang napagtagumpayang operasyon. Upang makilala ang notorious na NPA leader, nagsaliksik ang Magandang Gabi Pilipinas sa tulong ng ilan sa mga nagsisukong kasama ni Ka Bok. Dito, nakilala namin ang nooy naging kasakasama ni Ka Bok upang maprotektahan ang kanyang kaligtasan. Pagbabahagi ng alias Bobby, di niya tunay na pangalan. Isa si Ka Bok sa mga nanguna sa mga pagpatay at pangangalap ng extortion o revolutionary tax noon sa Rio ng Davao. Kilala rin ito bilang isa sa mga strategies ng kanilang opensiba noon sa SMRC. Dagdag pa niya, si Ka Bok ang nagturo ng mga kaalaman sa kanya kung paano magsagawa ng mga operasyon. Bali si Bok na yung sila yung nagbigay sa amin ng mga training, mga pag-aaral doon sa tungkol sa pangkomunista na mga pag-aaral, pati doon sa mga taktika raw ng paano ipaglaban, hanggang doon sa paano daw magbubuo ng mga platoon na NPA, saka magsagawa ng mga atrocities, mga paano mag-ambos, kahit anong mga kan. Yun ang tinuro nila sa amin. Ayon sa ulat ng militar, hindi lahat ng mga miyembro ng kilusan direktang nakakausap ang naturang leader dahil limitado lamang ang taong nakakalapit sa kanya. And not all NPAs, as per revelation ng former rebels natin, have direct access to Menandro Villanueva. He has his own group, he has his own security. Ngayon, kung papatawag ka niya, that's the only time you could talk to him, you could see him. That's why hanggang ngayon, actually hanggang sa nung nawala siya, wala siyang picture. He's a ghost. A total ghost, even to the common NPAs, he's a ghost. So ganun siya ka secretive, ganun siya ka within the NPA, hindi ka basta-basta makakalapit sa kanya. Kaya naman, isang malaking hamon sa tropa ng militar ang pagkakakilanlan ng naturang leader dahil sa mga pinagtagpi-tagping impormasyon na nakalap ng kasundaluhan sa mga dating rebelde na umanib na sa gobyerno, nakabuo ng isang sketch ang 101st Brigade sa sinasabing itsura at pagkakakilanlan ni Ka Bok. Matapos sa mga sunod-sunod na pagkakadakip ng militar sa ibang mga opisyal ng New People's Army, tila ba nagkaroon ng liwanag sa dilim? Ganap na alas 7:30 ng gabi, isang tip ang natanggap ng tropa mula sa mga dating miyembro ng Regional Headquarters o RHQ. Kaya naman agad na nagpadala ng intelligence agents ang tropa ng 101st Brigade upang iberipika ang naturang impormasyon.
at nang namataan na ang grupo ng regional headquarters at inumpirma ang NPA sighting sa lugar. Agad na rumadyo ang mga tropa sa headquarters. Anong gawin natin? Ilalatag muna natin yung tropa natin. Iskarmiser kayo sa kaliwa. Tapos yung kabilang team. Dudugtong lang. Mag-iskarmiser kayo dito sa kaliwa. Doon yung lead scout. Sigurin ko sa lead scout ko. Sige. Bago pa nangyari ang naturang inkwentro, bumalik sa kampo ang tropa ni Capo dahil sa pumalpak ang operasyon nila matapos matunto ng tropa ng militar ang kanilang pinagtataguan. Ano kang nangyari? Ba't pumalpak yung operasyon natin? Capo, ang daming tropa, ang daming sundalo sa baba. Tignan niyo si Kay, namatay. Pasitsa na, Capo. Sige, magpahinga muna kayo. Tapos, kumain kayo. Salamat, Capo. Ito muna tayo mga kasama. At nang dumating ang tamang panahon, agad na nilusob ng tropa ng militar ang pinaglulunggaan ng grupo ni Capo. Ramini Supremo, sir, kurin po sir, na-inkwintro kami sir, Gup Charlie. Gup Charlie, 5-1 November, Hulod Juliet, 192. 6-9. Sa pagsugod ng tropa ng 10 of 1st Brigade sa Kuta, naging mainit din ang naging bakbakan sa pagitan ng magkabilang grupo. Nakatakas ang ilan sa mga kasamahan ni Capo. Matapos ang naturang encuentro, may nakita ang grupo ng militar na isang matandang lalaki na nakahiga at nag-agaw buhay. Gulat nila. Ang lalaking yun ang isa sa pinakamataas na leader ng New People's Army, si Nando Villanueva, si alias Capo. Nagtamo ng ilang tama ng bala si Capo sa gitnang parte ng kanyang katawan. Agad namang linapatan ng paunang lunas ng tropa ng militar ang rebelde. Ramini Supremo. Go. Sir, request kami ng cash evac, sir. May sugatan na MPE. Ako po, Robert. Copy. Secure nyo lang yung area. Try to apply first aid and wait for casualty evacuation. Over. Ay, kopya, sir. Sinubukan pang dalhin ang mga sundalo sa pinakamalapit na ospital upang subukang i-revive si Capo. We were able to get one body count, and we found out that it was Menando Villanueva. Naiwan siya kasi since as we assessed, is patras sila, tumakbo sa lakas ng putukan, naiwan na ito si Menando Villanueva, tinamaan na nga. Now yung tropa natin tried to apply first aid, then immediately evacuated Menando Villanueva to the Pantukan District Hospital, which he was declared dead on arrival. Sa kabila ng paghangad ng tropa ng militar na madugtungan ang buhay ni Menando Villanueva, idineklara itong dead on arrival. Ayon sa 10 of 1st Brigade, isa si Capo sa mga leader na hindi matatawaran pagdating sa pagsasagawa ng mga taktika at utak sa malalaking atrosidad, di lamang sa buong Mindanao, pati na sa buong bansa. Kaya naman isang malaking kawalan si Capo sa buong CPP, NPA, NDF. Menando Villanueva for the Communist Party of the Philippines is irreplaceable. So he was one of the founding organizers and members ng New People's Army. Siya nag-organize together with Hutson ng NPA dito sa Mindanao. Sa kabilang banda, ang pagkakahuli kay Capo ay may tuturing na malaking pag-angat ng moral ng kasundaluan sa Mindanao. Ayon kay 25th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Michael Aquino, isa ito sa malaking accomplishment nila dahil mas ginaganahan pa ang kanilang tropa na supilin ang grupo ng NPA sa buong Mindanao. Si Pino, 51 years na wala tayong nakikitang picture niya,
wala tayo, as in zero yung ating identity sa kanya, profile lang ang nakita natin. Sa ganun siya kagaling magtago. And we are relentless. For 51 years, andito siya. Ang dami ng mga commanders ang naghanap sa kanya, pero ngayon lang natin siya nakuha. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Aquino, isa ito sa pinakamalaking dagok para sa kilusang komunista na pangunahing nabubuhay dahil sa pangingikil nito sa mga negosyante. Unang-una, si Bok ay alam naman natin ang kanyang mga ginagawang mga atrocities, di ba? Andyan yung mga kaso niya na murder, andyan yung mga pangungutong sa ating mga businesses, extortion activities nila sa businesses at sa even mga politicians. No? In fact, nakuha natin yung listahan, no? Yung listahan, yung mga collections nila kung saan nanggagaling. Nakapanayam namin ang dating kolektor ng mga revolutionary taxes ng NPA na tinago na lang namin sa kanyang pangalan na alias Taurus. Isa sa malaking koleksyon ng kilusang NPA at ng grupo ni Kabok ang pagbibigay ng permit to operate sa mga minahan sa Davao de Oro. Pag nagbigay ka, papayag sila, sir, na mag-operate kayo dyan. Minsan, yung inhingi sa permit to operate, baril. Tsaka, pag hindi mo kaya ng baril, convert mo ng pira. Ganun. Tapos, mag-operate ka na, sir, nagbigay ka ng permit to operate, iba na yung, ano, sir, presented mo sa akin, sa amin, sa armado. Bigay ka sa akin ng 5% sa laot. At saka yung drum mo, sir, magbigay ka ng isang drum, sir, yung ano ng bato ba? May tag 50 pesos per drum. Yan nga. Dagdag pa niya, isa sa napakalaking halaga ng pera ng kilusan, dito umano nanggagaling. Kaya ganun na lamang ang kanilang takot na kapag hindi sila nakapagbigay ng lagay sa mga grupo ng NPA, sila'y papatayin o di kaya na may susunugin ang kanilang mga kagamitan sa pagmimina. Pag hindi ka magbigay, sanksyon ka man, sir. Anong sanksyon, sir? Yung mga gamit mo, sunugin. Yung tunnel mo, i-stop. Ganun. Sa pagkawala ng isa sa pinakamalaking leader ng SMRC na si Menandro Villanueva o alias Cabo, at dahil sa laki ng kanyang naiambag sa kilusang komunista sa bansa, ayon sa tropa ng militar at mga nakakakilala sa naturang NPA leader, malabo na umanong may pumalit sa kanyang kalibre bilang isa sa founding leader ng NPA sa buong Mindanao. Ito talaga yung kinitilala sa katinitingalanan na parang napakahuwaran na leader ng NPA sa buong rehiyon ng Davao, hindi lang sa Davao, kahit sa buong Mindanao. Malaki talagang epekto sa pagkakahuli ni Cabo. Yung pinakamalaki dito sa interdependent. Nagpapasalamat naman ang iba't ibang barangay sa probinsya ng Davao de Oro sa pagkaka-neutralize sa naturang high-ranking leader dahil ayon sa kanila, hudyat na ito ng unti-unting panunumbalik ng kapayapaan sa kanilang komunidad. Nakapanayam namin ang punong barangay ng barangay Libudon na si Ginoong Bernabe Sixto. Ayon sa kanya, makakapamuhay na sila ng malaya dahil wala na ang leader na matagal ding naglalabas-masok sa kanilang komunidad. Nagpapasalamat po kami, sir, sa ating Philippine Army na wala ng gulo sa aming barangay. So masaya na kami, sir. So sa aming hinahanap na panghanap buhay, so masaya na yung constituents namin, sir. Kasi wala ng gulo. Sa pagpapatuloy ng kampanya ng gobyerno sa pangmalawakang kapayapaan sa buong bansa, senyales ang kaliwat ka ng operasyon na malapit nang magwakas ang kaguluhan sa buong Mindanao. Sa pagkakahuli sa mahigit kalahating siglo ng pilit na tinutugis na si Cabo, masasabi nilang malapit na itong matamasa. Mga pangarap ng mga mamamayan ng probinsya ng Davao de Oro na nooy nakubli dala ng matagal na pakikipaglaban sa insurensiya. At sa pagkakalagda at implementasyon ng Executive Order No. 70, lapit na bang makamta ng buong Mindanao ang pagnanais ng kapayapaan sa kanilang isla o naghihintay lamang ng tamang pagkakataon ang kalaban upang muling magasik ng gulo? Magandang gabi, Pilipinas!